Praise God! Purihin po ang Panginoon, purihin ang Diyos, muli po ang palatuntunan ng Diyos. Ito po ang Pray Over and Counseling. Siyempre, ang El Shaddai Ministry po ang nagpapasimula po nitong broadcast na ito. Ang inyong mga kasama, ang inyong mga kaibigan at ka-prayer partner, ito po si Brother Rex America at nag-welcome sa Espiritu Santo. Welcome, Holy Spirit. At ang aking ka-partner. Ito po ang inyong kapatid, si Brother Rico Lacau at mamabati sa inyo na magandang gabi. Magandang gabi rin, Brother Rex, at yes, sa mga kapatid natin. Magandang gabi. Worldwide, magandang gabi po sa inyong lahat na nakasubaybay, naka-log-on sa internet, at lahat po ng naka-tune-in sa DWXI 1314 kHz sa piitan po ng inyong mga radio, at ang lahat po ng mga nakikinig, nanonood dito po sa ating YouTube channel. Magandang gabi po sa inyong lahat. Siyempre sa ating pong technical side, andiyan po ang anak ni Haring David. Sino nga ito? David. Davidson Apostadero. Ayan. At siyempre, tayo po ay para pagpalain, Brother Rico, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin ka, aming Diyos, Ama naming banal, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa gabing ito, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sapagkat ipinagkaloob nyo na patuloy po namin kayong mapaglingkuran sa pamamagitan po ng programang ito sa radio. Dalangin niya po namin, Ama, na pagkalooban niyo po ng fresh anointing ang program ito. Sa pamagitan niya po ng program na ito ay patuloy po na maraming kaluluwa. Amen. Ang maabot ng inyong kabutihan, ng inyong mapagpala at mapaghimalang kamay. At maranasan po nila na inyong silang kinakatagpuan naman ang kanilang mga pangangailangan. Aming Ama, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang kabuuan ng programang ito. At aming inaangkin, Panginoon, na patuloy po na ang kalooban nyo ang magaganap. Yes, at ang Lord. Pangalan nyo po lamang ang mapaparangalan. Amen. Salamat po in the name of the Lord Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Praise God! Purihin ang Panginoon. Yan ang napagandang awitin, Brother Rico. Amen. Alam mo ba yung title niyan? Yan ay komposisyon ng mga nasa PFCC. Amen. Yan, yung Tagaytay, Brother Rex. Tagaytay. Ah, Taytay. Sa Taytay. Oo, sa Rizal. Yung isa naming asawa ng ating isang diocesan choir. Ayun. So, yan yung komposisyon ng PFCC 21. Okay. At sorry po, muli po isang napagandang gabi po ang bati namin sa inyong lahat. Kayo lahat na nakalag-on, naka-tune in sa impilang pinagpala. At ang unang bahagi po ng ating palatuntunan ay sempre po ang pagnilay ng salita ng Diyos. At pagkatapos po noon sa ikalawang bahagi, ang pagtanggap po ng inyong mga tawag. Yaan po sa ating telepono sa 812-6276 and 812-6277. Ayan. Yung pong aking cellphone na hindi ko po mababasa ang inyong mga text sa akin. Kay Brother Rico na lang kayo mag-text kapagkat naka-video ako dito. Okay, Brother Rico. Oo, kasi binibidyo ko yung ating talk. Ibigay ko sa kanila yung number ko, Brother Rex. Finish lang. Kailangan mag-text sila. Hindi. Huwag mo na ibigay. Baka mamaya mapuno yan. Eh. Yung nakakaalam ng number. Okay. So, napaganda po ang ating pag-uusapan, Brother Rico. Yung tungkol about the source of a holy living. Amen. Yung source of a holy living. Siyempre, yung kaibuturan ng ating puso na napakahalaga yung ating yung kaloob-looban from within. Amen. Yan napakahalaga po sa ang ating pag-usapan po from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Mark chapter 7 verses 14 to 23, Brother Rico. Ang sabi po sa English version, when he had called all the multitude to himself, he said to them, "Hear me, everyone, and understand. There is nothing that enters a man from outside which can defile him, but the things which come out of him, those are the things that defile a man. If anyone has ears to hear, let him hear." When he had entered the house away from the crowd, his disciples asked him concerning the parable. So he said to them, "Are you thus without understanding also? Do you not perceive that whatever enters a man from outside cannot defile him, because it does not enter his heart, but his stomach, and is eliminated, thus purifying all foods?" And he said, "What comes out of a man that defiles a man? For from within, out of the heart of man, proceed evil thoughts, adulteries,
fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lewdness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness, all these things come from within and defile a man. At ganito rin po ang sinabi sa wikang Pilipino, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya, ang may pandinig ay makinig. Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya ay tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. Kayo man ba'y wala ring pangunawa, tugon ni Jesus? Hindi ba ninyo alam na hindi makapagpaparumi sa tao ang kinakain niya? Sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi. Sa pagsasabi nito ay para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya ng pagsalita, ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob sa puso ng tao, nagmumula ang masamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Amen. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus. Ayan, napaganda, Brother Rico. Ano masasabi mo rito, kapatid? Amen. At ito nga ay pagpapaliwanag, Brother Rex, ng ating Panginoon, ano? Tungkol doon sa kung ano ang tunay na nagpaparumi. Mm-mm. Sapagkat nung mapapansin natin sa mga Hudyo, ay hindi ganito ang kanilang pananaw sa kalinisan. Mm-mm. Ang pananaw nila sa kalinisan ay yung more on, kumbaga, outward. No, more on outward, panlabas. Mm-mm. So, ibang-iba yung pananaw ng Panginoon sapagkat ang Panginoon hindi lamang panlabas, kundi ang mahalaga sa kanya ay ang kalinisan sa kalooban. Mm-mm. Napaganda. Ano yung, ang focus ng Panginoon ay yung totality of men. Amen. Yung pagkabuuan ng pagkatao ng isang tao, Brother Amen. Rico. Ano? Kasi makikita natin dito yung, makikita mo yung sentro na tinutukoy ng Panginoon, yung puso ng tao. Amen. Na siyang kung sa ano ay, kung sa sasakyan ay yung engine. Kung sa atin, ano, napakahalaga. Yung focus niya ay yung kabuuan, the totality of men, na kung saan yung patungkol sa kabanalan. Yun, kasi yung kabuuan ng pagkatao, sa puso nagmumula kung ano yung sinasabi riyan, nagpaparumi. Hindi yung pumapasok, hindi yung kinakain, hindi yung pumapasok sa ating mga bibig, kundi sabi rin, yung lumalabas sa bibig ng tao. May sinabi ang bahagi ng kasulatan kasi na sinasabi doon sa, I think Mark 7:21 yun, na sinasabi roon ay mula sa puso. Di ba? Mark 7:21. Yun nga pala sinasabi natin dito. Amen. Na sinasabi rito na sapagkat sa loob sa puso ng tao nagmumula ang masamang isipan. Amen. Sipin mo lahat ng yan, ano? Doon pala sa puso kasi nga pumasok mula sa isipan. Amen. Door of evil and good yung isipan natin, Brother Rico. Oh, tama, Brother Rex, ano? At yun nga ang sinasabi ng Panginoon na ito yung sabi mo kanina yung source na pwedeng magparumi sa atin. Mm-mm. Hindi yung physical na pagkain, ano, kundi yung kung ano ang lumalabas sa bibig na nanggagaling sa puso. Mm-mm. Yun ang sinabi dito, ipinaliwanag ng Panginoon, ano? At sabi mo kanina, Brother Rex, ay yung totality of man ang, kumbaga, ang importante kay Lord, eh. Mm-mm. Yun naman talaga ay tumpak na tumpak, ano? Mm-mm. Kasi mapapansin natin, Brother Rex, sa mga Hudyo, sa kanila, isa, nabanggit mo kanina, is more on outward, ano? Totoo yun. Hindi masyadong mapapansin natin, ano, basta sa kanila yung physical na kalinisan, mm-mm, ano, yun talaga ang, kumbaga, parang
big deal sa kanila eh. Kaya, di ba, maraming pagkakataon sa Bible na pag hindi lang nagugas ng kamay bago kumain, persecuted na yun sa kanila. At dito nga, in-explain ng Panginoon na although na meron din namang katotohanan yun, pero ayon niya sa nabanggit mo kanina na hindi lamang yun, hindi yun ang kabuuan. Ano? Ang gusto ng Panginoon is yung ating buong pagkatao, yung kabuuan mula sa, hindi lang sa labas, kundi pati sa loob, ang gusto niya na pati yun ay malinis. Yun ang napakagandang nais iparating, amen, Brother Rico. Samantalang yun sa kanilang, ano, sabi mo nga, yung outward na nakabuo ng pagkatao, ano yung panlabas, ang siyang nililinis, ano, pero yung loob ay napakarumi. In-illustrate siya ng Panginoon doon sa libingan, ano, doon sa tumba, ano, na kung saan sinasabi niya, nililinis nyo, pinapuputi yung labas ng libingan, ngunit ang loob ay bulok na kalansay ang laman. So, tinutukoy ay yung pagkatao natin, na kung saan ay maaring ang ating panlabas na ginagawa ay napakagandang tingnan, parang cake na napakaganda ng icing, no, decoration, ano, very decorative ang nakalagay, pero pagdating doon pala ay magaspang na tinapay ang nasa loob. Hindi yun talagang cake na tinapay. Yung pag bumili ka ng cake, di ba, no, mayroong mga cake na ang gaspang-gaspang ng tinapay sa loob, hindi talagang yung masarap na kung sa ano ay mabibili mo ng mahal. Ha? Pero yung iba talagang maganda lang tingnan, pang dekorasyon lang, pero pag kinain mo, eh mas marami yung icing at yung tinapay ay magaspang. Eh ganun i-illustrate ng Panginoon ang ating pagkatao minsan, na yung ating kaluuban ay bulok, mayroong mga kapintasan. Kaya ang nais iparating ng Panginoon ay yung ating buhay kabanalan, the goal of in life, na kung saan ay yung maging tulad tayo ng Panginoon at the end. Amen. Yung sa ating pinaka goal, Brother Rico. Amen. Tama yung Brother Rex. Ano? Mayroon niyang isang binanggit yan si Lord si San Pablo sa aklat ng sulat niya sa mga taga-Roman. Parang sinasabi nga na ang gusto nga talaga ng Diyos na mangyari ay matulad tayo sa kanyang anak na si Jesus. Totoo yun. Tama yung sinabi yung Brother Rex na kumbaga yung ating Christianity, yun ang bottom line eh. Yung Christ-likeness, di ba? Maging sa kabanalan, otherwise parang it's all nonsense kung hindi yun ang magiging tawag dito, magiging mangyayari sa atin, ano, na kabanalang katulad ng ating Panginoon. Magiging useless, Brother Rico, yung pagiging Kristiyano natin kung mababaliwala yung pinaka-focus natin, yung pinaka-goal natin, ano? Yung destination natin, yung destiny natin. Kasi yung sinasabi nga natin na yung inaawit pa natin na ang nais ng Panginoon ay tayo matulad sa Kanya. Amen. Inaawit natin yan, ano? Na doon talaga tayo papunta. Mula pa sa mga sulat ng mga apostol ay sinasabi na pag tayo nakipag-isa kay Kristo, dapat ay tayo maging bagong nilalang at nawawala yung dating pagkatao. Talagang yung restoration noong pinaka-original plan of God sa atin na tayo nilikha ng Diyos na nandun sa buhay na kabanalan dahil si Kristo nilikha tayo ayon sa kanyang wangis at tayo under the nature of God noon. Pero nung magkasala tayo, naging human nature ang umiiral sa atin, buhay na makasalanan. Kaya gusto ng Panginoon ibalik sa atin yun. Ito ang nais na ipakita sa atin na yung ma-restore yung buhay na katulad ng nais ng Panginoon sa atin. At ang pinaka-focus doon ay yung heart natin, yung puso natin, kasi kung sa ano nga ay ito yung imbakan. Ito yung imbakan, sabi nga it is the reservoir. Amen. 'Di ba, no? Yung iba kasi ang ano, reservoir. Reservoir. Amen. Tama. Oh, ano, Brother Rex? Yung reservoir ng Panginoon. Tama yan, Brother Rex. Yung imbakan ng ating mga, ng buhay talaga natin, walang iba kundi yung puso natin. Spiritually speaking. Kasi may kita natin, if we will illustrate that, Brother Rex, for example, ano man yung mga lalagyan natin na, diba yung lalagyan natin ng bigas, hindi naman natin pinapabayaan maging marumi yun. Diba? Anything na
na mga nilalagyan natin, na uh-uh. ginagamit natin, lalo uh-uh. na sa pagkain, uh-uh. ano, we keep it clean. Uh-uh. Diba? Hanggat maaari. Kasi, siyempre, kung hindi yun magiging malinis, yung karumihan noon ay po pwedeng magdulot sa atin ng panganib uh-uh. sa kalusugan natin. So, ganun din ang sinasabi nga ng salita ng Diyos uh-uh. sa buhay natin, na ang napaka-importante sa Panginoon talaga ay yung heart natin. Uh-uh. No? Parang mapapansin natin, napapansin ko, Brother Rex, ano, sa Bible, parang yung pagkailalagay natin sa summary, our life can be summarized only in one word, and that is the heart, eh. Uh-uh. Diba? Parang kung ano talaga ang kalagayan ng puso natin, hindi lamang sa harapan ng tao, kundi higit sa lahat sa harapan ng Panginoon, it will define us. Ano? Uh-uh. Kung tayo ba'y banal o uh-uh. hangal, kung tayo uh-uh. ba'y malinis o marumi, diba? At syempre, sa Panginoon, yun ang habol niya from the Old Testament down to the New Testament. Lagi uh-uh. ang tinitingnan ng Lord yung kung ano talaga yung kalagayan, yung total na, yung kalagayan talaga ng puso natin. Uh-uh. Yun talaga ang importante kay Lord. Oo. Kaya yun ang dapat iingatan natin, ano, Brother yeah. Rico, ano? Kasi maliwanag yung sinasabi rito, sapagkat sa loob sa puso ng tao, nagmumula ang masamang isipang nag-uudyok sa kanya. Itong mga binanggit na ito, puro spirit ito, eh. Amen. Brother Rico, mga spirit na kapag ito ang naimbak sa puso natin, ito yung magpaparumi sa atin, eh. Kaya nga sabi natin, eh, yung puso natin, it is the reservoir ng mga bagay, ng mga spirits, ano? Ito evil spirit, eh. Samantalang yung spirit na nais ng Diyos sa atin, katulad ng spirit of love, di ba, no? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, yung mga patungkol sa ating Panginoon Jesucristo. Eh, ito mga ito nakalagay dito, eh, yung masamang isipang nag-uudyok sa kanya, makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang purit, kapalalu at kahangalan. Sinabi maliwanag dito, ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. So, yun, nawawala yung kabanalan na dapat ay yung ebidensya ng being holy in righteousness of God. Amen. Kasi we are not righteous, we are not holy, but it is the righteousness of God. Amen. That imparted by God to us, Brother Rico. In-impart sa atin from the very beginning that we receive Him in our lives, di ba? Yun ay na-impart sa atin, sabi nga kanina ni ng ating servant leader sa ating pagjajaging sa pagkukwentuhan, ay from the very beginning that we were baptized, nung tayo nabinyagan na, ay natanggap na natin yung kabanalan ng Panginoon. Amen. We are all holy. Sabi nga doon na yung, kasi nabanggit ni Sir nung habang siya ipapasok doon sa ano na, na yung All Saints Day, anong ibig sabihin ng All Saints? We are all saints from the very beginning that we were baptized. Amen. Nung tayo bautismuhan, tinanggap natin si Kristo, yung kabanalan ni Jesus, yung pagiging matuwid ni Jesus, ay inimpart na sa atin na yun dapat ang panindigan natin sa pamagitan nitong pinangahawakan nating mga salita ng Diyos, Brother Rico. Amen. Totoo yun, Brother Rex, ano, na yun talaga dapat ang maging, sabihin natin, pananaw, pinangahawakan ng bawat isang uh-uh. mananampalataya. Uh-uh. Kasi ako, may observation lang ako na, uh-uh. na magit mo kanina yung sinasabi ni Brother Mike na, iba na ba ibig sabihin ng All Saints Day? Uh-uh, tapos diba? Sinabi niya na, sa totoo lang, lahat tayo ng mabinyagan ay naging saint na tayo. Uh-uh. So, however, mapapansin natin na hindi lahat ng mga Kristiyano, lalo na yung mga Katoliko, ay ganun ang pananaw nila. Uh-uh. Ano? But it should be, kasi importante, Brother Rex, uh-uh. na kung ano yung pinangahawakan natin, kung ano yung pananaw natin, yun dapat, yun doon tayo magmumove sa uh-uh. buhay natin. Uh-uh. Eh. Uh-uh. Totoo diba? Yun. For example, kung ang pinahahawakan din naman natin is kabaliktaran nito, so imposible naman na mabuhay tayo sa kabanalan. Uh-uh, let's say, uh-uh. kung hindi ako naniniwala, kahit binyagan ako, hindi naman ako naniniwala, banal ako. So, uh-uh. it cannot be possible for us to uh-uh. live in Totoo holiness, yun. Diba? Pero, uh-uh. kung kagaya nga na sinabi ni Brother Mike, kung ito ang, ito yung sinasabi, ito yung katuruan, at ito yung pananaw natin, at ito yung pinangahawakan natin, hindi na magiging mahirap sa atin. Kasi Totoo sabi mo yun. Nga kanina, Brother Rex, na, uh-uh. Nabanggit mo kanina, na yung holiness na yan, tsaka yung righteousness, imparted sa atin. Uh-uh. Wala sa atin yan dati. Uh-uh. Now, kung imparted na yan sa atin, ibig sabihin, we have it already. Yes. Ngayon,
kailangan lang maging ganun ang faith natin, yung belief natin na in-impart na sa akin yung holiness. So, anong gagawin ko? I have to live according to God. Amen. Iyon ang napakaganda, Brother Rico. Kaya nga, nababanggit ni St. Paul sa mga katuruan na doon sa Romans 12, di ba? Ano sabi niya, do not conform any longer to the pattern of this world, amen, but be transformed by the renewing of your mind. Amen. Kasi yun nga yung pinaka goal, at yun ang pinahawakan nila, yung turo ng Panginoon from the very beginning na sila ay kasama ng Panginoon, ano, even though na si St. Paul hindi nakahalubilo ang Panginoon, pero yung kanyang napakinggan sa mga kasamahan niyang mismong eyewitness, amen, doon sa Panginoon Jesucristo, at mismong yung encountering with Christ na naging special apostle si St. Paul, yun ang kanyang pinanghawakan na katuruan. Amen. At ano bang pagkakaiba natin sa kanila na tayo nangangaral ngayon? Anong power at anong bisa ng ating ipangaral kung hindi natin pangawakan yung ganun? Amen. Saan natin dadalahin ang mga mananampalataya kung ang pinangawakan natin naman pala'y hindi ganun, Brother Rico? Useless, ano? Kung ang sasabihin natin sa buhay natin ay ayan na ang kalakaran, sasang-ayon na tayo sa mundo, ay sinasabi ng Bible, do not conform to the pattern of this world. Dapat huwag tayong sasang-ayon doon sa pattern of this world, because that is evil, Brother Rico, no? Yan ay immoral, and remember, Christian life is moral. Amen. Ang buhay Kristiyano ay moral, hindi immoral. Ang pagiging moral, it is the life according to the will of God, that we are walking by faith and walking in the according to the word of the Lord. Amen. Brother Rico. Amen. Tama. At yun dapat talaga ang maging sabi natin understanding, maging understanding ng bawat isang mananampalataya. Mm-mm. Kasi importante din, Brother Rex, na kagaya na banggit mo kanina, di ba? Kumbaga useless Kung useless talaga natin if hindi ganoon ang pwedeng sabi natin, hindi ganoon yung sabi natin understanding sa yung pamumuhay, di ba? Kaya itong patungkol sa kabanalan ay hindi ito dapat maging may mga pagkakataon kasi na parang ang dating nito sa mga mananampalataya ay parang this is a very difficult, parang ganun, parang difficult kind of life. Pero hindi kasi ganun ang hindi rin naman ganun ang sinasabi ng Bible. Ang kung babalikan ko yung nabanggit mo kanina na itong kabanalan na to at righteousness is imparted. Di ba? So ibig sabihin, hindi naman ito bunga ng ating pagsariling pagpupunyag. Kasi in-impart na sa atin. Ibinahagi. All we must do is really to believe that it is already in us. And then we have to act according to it. Amen. Ganun dapat ang pananaw, ano? Kasi minsan, Brother Rex, naituro ko to parang kapagkatapos ko mag-talk, parang yung reaction ng mayroong isang sister na nag-react, na sabi niya parang hindi siya makapaniwala. Diba? Kasi nga karamihan sa atin ay hindi nga ganon yung orientation. Parang hindi pa ako banal, di ba? If it is imparted, then we have it already. Yes. Then yes. Ang gagawin lang natin, di umakto tayo ayon doon sa ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen. Tama yun, Brother Rico. At yun ang dapat, ano, minsan nami-misinterpreted tayo ng mga tao na ang misinterpretation nila na sa atin ay nagigit tayong self-righteous kapag ganun, Brother Rico. But it is not self-righteousness, but ipinapakita ng Biblia, tinuturo ng Bible, ano? Kaya nagiging misinterpreted ng iba yung mga kung saan pinanghawakan yung mga bagay na ganun, na hindi dapat ma-misinterpret nila, kundi yun yung turo ni Kristo, yun yung nais ng Panginoon na dapat panghawakan natin, dahil yun ang totoo na talagang mula pa nang tayo ay tumanggap sa Kanya, at siya naman yung nag-iisang banal, no one is holy except him, di ba, no? Siya lang, no one is righteous except him. Yun ang sinabi niya noong humarap yung isang binatang mayaman, di ba, no? So ganun yun. So wala talagang matuwid, walang banal ni isa man. But remember, when we receive him in our lives,
Ha? He imparted to us. At kailan yun nangyari? Tulad ng sinabi ng servant leader kanina, nagigitayong saints. At remember, the character traits of a saint is being holy. Brother Rico, nung tayo binyagan, amen, nung tayo ay mababtize, at yun talaga ang dapat na panghawakan ng maraming Kristiyano, para kung yun ang pinanghawakan natin, yun ang ating magiging lanakaran natin. Because life is a journey. Naglalakbay tayo. Saan paglalakbay? Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. And that way is the word of God, which is the Lord Himself, Brother Rico. Siya mismo yun eh. So that is the Christian life. That is the moral of a Christian living. Ano? Because Christian life is moral. Morality is the best. Amen. Totoo, Brother Rex, ano? Yung nabanggit nyo mo kanina na kumisan yung iba parang misinterpreted na masyado ka namang self-righteous. Mm-mm. Parang ganun. Ang aking ano dyan, kumbaga parang analysis is, yung pagka sinabi natin, kaya naman sinasabi na self-righteous, yan ay kung sinasabi natin. Mm-mm. Parang ganito, napakinggan ko yung isang preacher na nag-preach na, mm-mm, sabi niya, halimbawa, ito illustration. Mm-mm. Lang. Illustration lang. Tungkol sa humility. Diba? Ang humility daw, ito yung isang virtue na napagkasinabi mo, mm-hmm, ay naiwala mo na. Mm-hmm. Diba? Ibig sabihin, hindi natin pwedeng sabihin, mapagkumbaba ka. Humble ako. Mm-mm. Hindi pwede talaga. Oo. Pagka sinabi ko na humble ako, I lost it already. Mm-mm. Kaya ako nabanggit yun. Ganun din naman, Brother Rex, dun sa mga, talagang mayroong mga sinasabing self-righteous. Mm-mm. No? Kaya naman, sinasabing self-righteous kasi, Inaangkin nila. Oo. Parang pinangangalandakan. Oo. Na ganun sila. Mm-mm. Pero yung pinag-usapan niya natin, di ba, yung nabanggit mo kanina na, yung imparted itong righteousness na to, saka yung holiness na to ng Panginoon, hindi natin kasi kinakailangan ipangalandakan. Yes. All we must do is to live or to act according to it. Totoo naman, hindi, kasi pagka sinabi ko, halimbawa, uy, basta ako matuwid ako, diba? In that case, self-righteousness ako, diba? Pero if I will just act according to it, then I cannot be self-righteous. Mm-mm. Kasi, yung aking, halimbawa, gawain at pamumuhay, yun ay, kumbaga, parang yun ang nagsasalita. Mm-mm. Hindi yung bibig ko. Yes. Yun ang pagkakaiba. Pag ang bibig lang ang nagsalita, pero ang kilos ay hindi. Mm-mm. Eh, talagang masasabihan niya tayong self-righteous. Pero kung ang nagsasalita ay gawa, lehitimo. Kumbaga, legitimate yung righteousness. Iyon ang napakahalaga, Brother Rico. Kaya nga mayroong kasabihan na tawag dito, yung action speaks louder than words. Di ba, no? Kasi yung ebidensya, the evidence that truly Christ is in us, ayun nga, yung result sa ating holy living, yung pamumuhay ng may kabanalan, yung araw-araw, ano. So, nagigita talagang self-righteous ang isang tao kapag yun nga, pinakakalandakan mo, ako, ganyan. Banal, hindi ganun, ano. Generally speaking, tayo, itinuturo natin, we are teaching them, ano, tinuturo natin because it is a part of our mission that we preach and we teach, Brother Rico, ano, nangangaral tayo at nagpapahayag ng salita ng Diyos at itinuturo ito because this is the teaching of the Lord. Amen. Ito yung turo ni Kristo na dapat ay isabuhay natin, na dapat ay makita sa atin ang mga ang bisa nito at yung power na ito, the result is a holy living. Yeah. Na makikita na sino ang magsasabi, hindi tayo, yung taong nakapaligid sa atin. Correct. Yung taong makakakita at maobserbahan na yun ang magiging dahilan para tayo makaakay ng mga tao. Makaakay ng mga taong ay sasama ako dahil talagang nakita ko yung ebidensya na ito, itong taong ito ay namumuhay ng matuwid at may kabanalan. Mm-hmm. So yun po ang makikita natin. Ano, kaya madalas sinasabi ng servant leader na minsan ang nagiging dahilan kung bakit minsan ang gawain ay wala ng ano eh, kasi natitisod ang mga tao sa minsang maling nakikita sa pagkatao ng mga namamahala. Diba? So dapat ay yung buhay kabanalan, yung turo ni Kristo ay masunod natin, Brother Rico. Amen. At yung totoo yun, Brother Rex.
kinakailangan talagang, kumbaga, kung masusunod natin ito, nakita kanina na, on the contrary, parang hindi sila matitisod sa atin. Oo, totoo yun. Talagang mahirap talaga itong part na katisuran din tayo eh. Parang nabanggit nga din ni Brother Mike yung kanina. Parang yung by January, di ba, makikita kung sino talaga yung ano, yung ebidensya, yung kung saan yung evaluation. Sabi niya, mahirap, di ba, parang narinig ko sa kanya, parang hindi rin talaga magandang, halimbawa, uunti, kung kumukunti ang gawain, di ba, yung attendance sa mga gawain, eh baka nga naman mayroon silang kinatitisuran. Baka natitisod sa atin. Pero agaya yung sinasabi mo kanina, Brother Rex, na kung ating susundin at isa sa buhay, diba, yung mga salita ng kabanalan na walang iba kundi ipinangangaral sa atin. Kagaya ngayong gabi, ipinapangaral natin. Both ito, kumbaga, kung susundin ko to at kung susundin din ito ng mga nakikinig, yun ang kumbaga magpapatunay na yung kabanalan ay talagang visible sa atin. Saka, nabanggit mo kanina, Brother Rex, totoo yun eh. Hindi tayo ang kailangan magsabi. Ang magsasabi talaga, sila talaga ang magpapatotoo eh. Yes. At yun ay hindi yun self-righteousness. Pagka nagpatotoo na yung asawa natin, anak natin, magulang natin, at mga kasama natin, at mga taong nakakakilala sa atin na, uy, talagang yan. Pagka sila nagsabing mabait tayo, talagang totoo yun. Pagka sila nagsabing matuwid tayo, totoo yun. Pero pag tayo ang nagsabi, medyo mag-aalinlangan pa o para nagbubuhat ito ng kanyang bangko. Pero ang sinabi mo kanina, kung sila magsasabi, walang pagdududa. Yun ay totoong kabanalan. mas reliable talaga na magsasabi yung kasama natin sa bahay, di ba, no? Lalo na yung asawa natin, di ba, no? Yung mga anak natin, ano? Naalala ko yung kwento ni, I think, si Brother Rapi yung nagkwento nun, ano? Yung pamilya, pagkatapos ay yung namatay, yung asawa. Tapos, nung nandunan, di ba, mayroong yung service na sinasabi kung anong kabutihan noong namatay, ano? Sabi dong nung nanay doon sa anak niya, anak, tingnan mo yung nandun sa ataol, baka hindi na si papa mo yun. Yung nandun, kasi puro kabutihan yung sinasabi, masama naman yung brother ito, ano? Mahirap yung ganun, ano? Puro kabutihan kasi yung sinasabi, yung taong ito, na binawian ang buhay, napakabait nito, napakaganyan nito. Yun, ano, diba, ano? Siyempre yung asawa ng mga anak nandun. Hindi naman ganun yung buhay nung asawa niya noong siya ay nabubuhay pa. Diba, ano? So sabi nung asawa, babae, na, no, anak, tingnan mo yung nandun sa ataol, baka hindi na yun yung papa mo. Di ba? Dapat talaga na tayo bilang Kristiyano, sabi nga natin ay we are walking, it is a journey of life, ano, ang buhay Kristiyano ay paglalakbay, na mayroon tayong destination, na sana po pagdating ng panahon, pagdating natin sa finish line, talagang tayo ay nakarating doon na mag-glorify ang Panginoon at sasabihin, welcome my faithful servant. Baka mamaya ay hindi tayo maging batiin ng Panginoon na welcome my faithful servant, baka tayo itaboy ng Panginoon kung sa kabila ng lahat, hindi batayan ng Diyos yung galing natin, halimbawang mangaral o nagpapalayas tayo ng demonyo at nakapagpapagaling. Sinabi yun sa Matthew 7.21, lumayo kayo sa akin mga mapagawa ng masama, pero makikita mo doon mga maraming napagaling at magaling mangaral, pero itinaboy ng Panginoon. Ano ang basis doon? Ito na yun, Brother Rico. Yung kaluuban ng pagkatao ng isang tao ay hindi sa panlabas nakikita, kundi sa panloob. Kung ano yung pagkaluob-looban ng tao. May mga taong sa paningin mo, pagkaharap mo kay buti, ang ganda ng mga pangungusa, pero pagtalikod mo, iba na yung sinasabi, di ba? So hindi dapat ganoon ang ating karakter, hindi dapat ganoon ang ating ugali, kundi dapat makita yung tinuturo natin ngayon na ito yung turo ng Panginoon. Yung pagsasabuhay ng salita ng Diyos, na ito yung pinangahawakan natin, because life is a journey, Brother Rico. Amen. At yun dapat, Brother Rex, making kumbaga makita sa atin, ano, yung
ganong klase ng buhay, ganong klase ng pananalita, yung ganong klase ng kilos, ano, nabanggit mo ang brother Ray, brother Rex, life is a journey, ano. So ibig sabihin we are just ano, kumbaga passing by, naglalakbay lang tayo, dumadaan lang tayo sa buhay na ito. Alam natin na kahit gaano tayo kahaba na mabuhay sa mundong ito ay hindi naman talaga yun, kumbaga lilipas pa din. Yes, you know? Yes. Because we are just passing by or naglalakbay lamang tayo. Dito sa paglalakbay na ito, yun dapat ang maging mentality at maging sabihin natin, pananaw ng bawat isa na binigyan tayo ni Lord ng grace, you know, ng pagkakataon, kumbaga lahat na para, kumbaga, makapaglakbay tayo, makapamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang gusto, hindi dapat masayang yon. Yes, Brother Rico, hindi sa haba ng buhay nating itinagal dito sa lupa. Ha? Mahaba nga yung buhay nating itinagal sa lupa, pero gaano naman kahaba yung mabuting paglilingkod natin sa Panginoon. Baka mamaya ay mahaba nga yung buhay natin itinagal sa lupa, pero mas mahaba naman yung ating mga masasamang ginawa. Diba, no? Mas maganda sana yung makita sa atin yung mahaba yung naging buhay natin na naging mahaba rin yung magandang paglilingkod natin inialay natin sa Panginoon. No? So yun po ang napakaganda na dapat nating tandaan, tayong lahat ay nagmimithin ng mahabang buhay, pero mas masarap kung mahabang buhay na maayon o ayon sa kalooban ng Panginoon yung ginagawa natin, at ma-reach natin yung pinaka final destination natin na i-welcome tayo ng Panginoon na sasabihin, welcome my faithful servant, kasi well done, no? Well done. O isipin mo, sabi nga ng isang nagbirong na preacher na ano eh, ito priest yung nagbiro eh, the favorite ano, viands o yung ulam ng Panginoon ay steak. No, kasi well done. pag umorder ka ng steak sa ano eh, ano ang pipiliin mo, yung rare or medium, well done. Oh, di ba? Mga kapatid, sana sa ating pagdating sa final destination, doon sa finish line ay sabihin ng Panginoon sa ating lahat, welcome my faithful servant, well done. Amen. Yan, ginampanan mong lahat. At yun ang nais ng Diyos na makita sa atin. Amen. Amen.